Kamusta mga parikoy at welcome back to another video na naman na kung saan inilista natin ang mga sikat na personalidad sa Philippine stock market. Magbabalikta na rin tayo sa mga naging drama at komedya sa loob ng merkado na kung saan na ang chismis noon ay kasaysayan ngayon. Pero bago ang lahat yan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button para updated ka sa mga latest videos natin. Tara! George Ansipal ang tunay na pangalan, Shota ni Celeste. Naging maingay ang pangalan niya sa stock market nang mag-champion ito sa Investa Cup. Nagpasikat ng Alignment of the Stars o AOTS, isang estratehiya sa pagtitrade. Resource speaker siya sa mga mentorship program. Binuo niya ang C-Freak Tribe na nabilala sa Random Acts of Kindness o tinatawag nilang RAK. Nagbibigay ng bangka sa maming isda, medical mission, tumutulong sa mahirap at may sakit. Subalit, hindi nakaligtas si C-Freak at ang C-Freak Tribe sa netizen. Kinwestiyon nila ang halaga ng mentorship program nito, 300,000 bawat ulo. Anila, basic technical analysis at market psychology ang itinuturo dito. Subalit, marami pa rin ang gustong sumali. Dahil sa limited slot, pinauso nila ang subasta, kung saan mas malaki ang ibabayad mo o tinatawag nilang bid, mas malaki ang chances na makukuha ka ng slot. Minsan, umaabot ang bid sa kalahating milyon. Sa ngayon, patuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Pauline Rodriguez, di umano ang tunay na pangalan, Shota ni C-Freak, kasapi ng C-Freak Tribe, madalas pagtripan ni Mortal Bandis. Iniwan ang pagiging nurse para maging full-time trader at mentor sa stock market. Kilala siya sa pagtuturo ng market psychology. Resource speaker siya sa mga paid mentorship programs at paid seminars. Christian Dison, di umano ang tunay na pangalan, isang full-time trader, ex-member ng C-Freak Tribe, isa sa mga utak ng subasta. Binuo niya ang Impact Trading, isang paid mentorship program na nagtuturo ng stock market. Ito ay nagkakalaga ng 50,000 pesos. Kinala sa tawag na senyor, isa sa mga bumuo ng Tamad Tips at Piso Facebook Group, isang paid subscription na nagbibigay rekomendasyon sa stock na maaari mong bilhin. Ang Tamad Tips ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos sa buong taon, samantala 15,000 pesos para makasali sa Piso Group. Isang licensed broker, nagtatrabaho sa You & Company Incorporated, kaasaran ni Jeff Tan. Pinasikat niya ang swag trading system, isang estratehiya sa pagtitrade, isa sa mga bumuo ng Tamad Tip, isang paid subscription na nagbibigay rekomendasyon sa stock na maaari mong bilhin. Ito ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos sa buong taon. Dating bata ni Roy Reyes, nagpasikat sa salitang bulong sa stock market. Binuo niya ang Benepeso Club, isang paid subscription na nagbibigay rekomendasyon sa stock na maaari mong bilhin. Dahil sa pagiging aktibo nito sa social media, madalas itong mabuli ng iba't ibang Facebook group. Nagtrending pa nga ang kanyang post na kung bababa ang green sa 2 pesos, tatalon siya sa building. Nangyari nga, bumaba ang green sa 2 pesos, naging excited ang netizen, pero walang Jering Lorcan tumalon. Buti naman. Sinong hindi makakalimot sa mga katagang niyang now will hit 1,000 pesos in a year, pero ngayon 2 pesos na lang galing sa 18 pesos. Dahil sa stock na LMG, tuluyang nasira ang diskarte ni Jerry. Nagbigay ng bulong at tumaas ang presyo nito sa inaakalang gagamitin bilang backdoor listing ng isang kumpanya. Ngunit walang nangyari. Marami ang nalugi at umuwing luwaan.
Bukod sa paid subscription, nagtitrade pa rin si Jerry Lorca. Pinasok niya na rin ang forex trading. Sa ngayon, tinatapos niya ang kanyang libro. Edward Yu ang tunay niyang pangalan. Makikita siya sa TV bilang stock forecaster. Siya ay nagtuturo sa stock market na nagkakahalaga ng 30,000 per hour. Aktibo siya sa social media, lalo na sa kanyang Facebook page. Di alam ang tunay na pangalan. Ni minsan hindi ito nagpakita sa social media. Anila, nagtatrabaho daw ito sa PSE. May nagsabi naman, ito raw ay tumatanggap ng tips o impormasyon na galing sa loob ng PSE. Binuo niya ang grupa, isang paid subscription, nagbibigay rekomendasyon sa stock na bibiliin mo base sa impormasyon na nakuha niya sa loob ng PSE. Jasper Jamarillo ang tunay niyang pangalan. Nakilala sa paggamit ng Ichimoku Cloud, Harmonix at Fibonacci Retracement. Nagtuturo siya sa stock market sa halagang 150,000 pesos. President at CEO ng Now Corporation, kaibigan ni Tony Hervosa, sumikat dahil sa telco serye, idolo ng mga Nauranians, grupo na sumusuporta sa Now Corporation. Nagpasikat sa mga katagang, "We are ready to bid. If we lose, we win. If we win, we win." Inakusahang nangahype di umano para pataasin ang presyo ng Now. Subalit, bumagsak ang presyo ng Now ilang minuto bago magsimula ang pagpili ng third telco. Nagresulta ito ng madilim na karanasan ng netizens sa stock market. Sa susunod nating video, isasalaysay natin bakit matindi ang galit ng netizen kay Velarde. Anong nangyari sa mga Nauranian? Nagtatrabaho sa Now Corporation, Boss si Mel Velarde, kaibigan ni Tony Hervosa, sumikat dahil sa telco serye, inakusang nangahype di umano para pataasin ang presyo ng Now. Chairman, President at CEO ng Kalata Corporation, binansagan siyang Vegeta o Boy Scarf ng netizen. Sa edad na 30 anyos, siya ang pinakabatang bilyonaryo sa Pilipinas. Subalit, ang kwento ng kanyang tagumpay na balot ng pagdududa. Inakusahang di umano na nagmanipula ng kanyang stock, angkal, kasama di umano ang iba't ibang brokers para kumita ng malaki. Kinalaunan, natanggal ang Kalata Corporation sa PSE dahil sa mga polisiyang nilabag nito. Sinampahan ng kaso ang kumpanya at namumuno dito. Sa susunod na video, isasalaysay natin ang istorya ng Kalata Corporation habang nasa PSE ito at anong nangyari sa mga shareholders. Hanggang dito muna, Pare Koy. At kung nagustuhan mo ang video natin, i-click mo lang ang like button at huwag kalimutan i-share.